So we are back again, guys. This day, pag-uusapan natin yung Ragnarok origin na kalalabas lang. Wow! To. So hindi na to OBT, CBT, official release na po siya at available siya sa Android and iOS. So grab now, download mo po. Bigay ko sa baba yung download link. A few moments later. So, ayun na nga po, nirelease na po yung Ragnarok Origin. Official na po talaga siya. Then, may similarity po siya sa Ragnarok Mobile Eternal Love. So, dito is medyo, sa Origin, is merong mga advanced na features. Tulad ng mga, syempre, Korean version pa rin siya. Pero, napakadali lang po niyang laruin. So, kung galing kayo sa Eternal Love at kung napanood nyo yung una kong video sa new generation ng Ragnarok. So, bukod po kasi yung Eternal Love sa new generation tapos sa ngayon na Ragnarok Origin. So, iba-iba po yung mechanics niyan. So, kung nanggaling kayo sa Eternal Love, so medyo may advance na kayo eh. Pagdating dito sa Origin, Korean version, so medyo mahihirapan kayo. Pero kung mapapanood nyo tong video na to, isa mas madadalian kayo sa inyong paglalaro. So, hindi nyo na kailangan kahit papaano na ano ng mga English version. So, matagal pa yan eh. So, kung ito, malalaro nyo tong, mapapanood nyo to, so, mas makikita nyo dito yung basic lang, yung pinaka-basic. So, mas madadalian kayo na intindihin kung ano pala tong Ragnarok Origin. So, kung bago ka sa channel ko, please support naman dyan. Subscribe and hit the bell button lang po. Then comment na rin po kayo para sa kung ano pa ang mga gusto ninyong malaman, then comment niyo lang po para masagot ko yung mga comment niyo. Night. So, ngayon ni sa jump tayo sa mga dapat nyong malaman. So, don't forget guys to like and comment lang po kayo sa baba para ma-notify ka sa subscribe po para ma-notify ka sa mga susunod kong video about this dito sa bagong Ragnarok Mobile Origin. So, jump na po tayo. Thank you. So this dito nyo pala makikita kung paano mapagana yung Origin. Oh, so ito yung kailangan nyo po ng VPN. Korea po ang kukonek kayo. So download nyo lang yung solo VPN sa Play Store. Then connect lang po kayo. Then skip ads lang po kayo dyan. Ayan. Tapos open nyo na po yung Ragnarok Origin. Yan po. So, bago po kayo mag open ng Origin, open nyo po muna solo VPN o VPN na nakakonek sa Korea. So, click nyo lang po dyan yung right side, yung kulay color blue. So, yun yung pinaka okay nya, ibig sabihin. Lahat po ng color blue na makikita nyo na sa ganun is okay po yun meaning nun. So, ang update po niya is about 1.9 GB total in-game. In-game mismo. Tapos, yung download niya po is around 800 MB lang po. Pag sa taptap.com lang po kayo nag-download. So, APK lang po kayo makakapag-download niyan. Wala pa po yan sa Play Store kasi ano po yan, Korea version. So, ito po. Nalagin ko na po yung knight ko. So, ayan po. Ito po yung Capra. So, yan po yung una po niya na bar sa itaas isa. Yan po yung town. Pagka-teleport sa town. Yung pangalawa po is yan. Storage po. So, lahat po ng Capra is ganyan. So, ayan po. Dito po kung yung sa Payong Cave 1. So, ayan po yung turo ko dito yung paano mag-auto-attack. So, makikita nyo po dyan yung by level.
So, pag kinlik mo nyo po yung nasa itas niyan is auto-attack, ibig sabihin, overall po attackin yan. Yung naandyan sa vicinity ng map. Yan po. So, dyan, nakikita nyo po yung auto-attack nandyan po sa mga bar po niya sa right side po. Yan, yung mga bar dyan. Hanapin nyo lang po dyan yung ano, naka parang dalawang shed sa magkadigit. So, ito po yung stats ko. So, strength agi po yan sa mga strength agi decks pag mga Lord Knight ka. So, available po siya ngayon is Swordsman, Knight, saka Lord Knight. So, already third job po siya. Ready na po siya sa third job. Yan po. Then, ang quest po niyan is sa left side lang po yan. Ang quest. Main quest lang po ang magdadala sa inyo ng level. So, ito po yung pinaka-umpisa ko. So, may kita nyo po, may stamina po yan. So, parang Ragnarok tayo na love din po yan. Ang ano lang po dyan, pag-a-add ng stat is, click nyo lang yung strength agi or ano, tapos click nyo lang yung bilog sa baba. So, yun yung pinaka-okay na parad. So, ayan po yung stamina, yan po yung mga job na available. Then, ngayon po, may ano naman po yan, yung description. So, yan po yung ano, auto-attack, nakikita nyo. So, ayan po. Yan po yung inventory. So, wag nyo na po mo so, wag nyo masyadong itindi yung inventory. So, importante dyan, kuha lang po kayo ng main quest. Yan, nasa left side, yung kulay dilaw. Punin nyo lang po yan, may auto follow naman dyan o auto punta na sa direction. So, ang tips ko na dito para mas mabilis na mag-level is click nyo lang yung kulay dilaw, lagi dyan sa left side. Yun lang ako, kuha kayo ng mga main quest. So, ito yung mga trading, ayan po, nasa, lahat po ng mga naandyan sa ito. Yan po ang ano, daily quest. So, yan po ang isa sa magpapangat sa inyo ng experience sa pagpapalevel. So, ang tips ko lang, kuha kayo ng daily quest. Yan po, makikita nyo yan. Tsaka, kuha kayo ng main quest para mas mabilis kayong mag-level. Ako po, nakuha ko yung mabilis kong level is 1 hour. Nasa amin ako, level 30. Yun, level 30 rin yung job ko. So, yan po, click nyo lang po yan. Lahat yan ng mga bar na yan. Yan. Nandiyan po lahat ng ano, na mga direction, mga skills, inventory, auto attack, then yung mga items,